Ma'am, isa po sa mga paratang sa inyo nung mga katunggali nyo sa politika. Oh, hindi po kami nagsasabi nito. Tsaka hindi ibig sabihin, sa ngayon, tutul kami. Masyado ro kayang ambisyosa. Narinig nyo na yan eh. Oh, alam nyo na yan eh. Ilang beses na. Masyado ro ambisyosa si Lenny Robredo. Oh. Kasi yung paratang sa atin, gusto natin magpangulo. Oh, lahat daw ng vice presidente, in fairness, hindi lang kayo ah, ang number one daw na papel ng vice presidente ay hintayin matigok ang presidente para maging presidente. Narinig niyo lang, alam niyo yan, ma'am, di ba? Yung mahirap kasi, Mike, talagang parating magkakaroon ng paratang na ganyan. Kasi yung mahirap kung tingnan natin kung ano yung specific na functions ng vice president. Ang nakalagay talaga, ano lang, dapat prepared siya to lead should something happen to the president. Kaya parating suspect na merong kang ganitong pagnanasa, pero kung sino man nakakakilala sa akin, alam na hindi to totoo. Ah, ganun? Hindi totoo? Hindi totoo. Anong gusto niyo maging? Ako, ang gusto ko na lang, pabiluhin sana tayo sa paggawa ng trabaho ngayon. Ah, ganun? Opo. At pagkatapos ng termino ninyo, masyado bang matatapos kayo ni Pangulong Duterte sa 20... Limang taon pa, Mike. Ha? Limang taon pa. Bakit ganun yung sinabi? Parang limang taon pa, Mike. 2022. Para ang tagal na, di ba? Para na isang taon pa lang tayo ang tagal na. Limang taon pa, Mike. Parang nahalata ba? Bumaba po yung balikat kayo. Huwag ko kung namalayan nyo yun. So, pagkatapos ng limang taon, masyado bang maaga para tanungin kayo? Ano mga gusto niyo gawin? Wala tayong balak. O gusto niyo matapos na to nung sa. Hindi naman. Ang gusto lang natin matapos na parang hindi na gagambalain yung paggawa natin ng ating function sa duties. Mm-hmm. Yung 2022 masyado malayo pa, pero kung tatanungin ako, wala akong balak kung mandidato para pangulo sa 2022. Hindi totoo 'yan. Bola lang 'yan. Kaganoon. Wala. Opo, wala, never. Never. Oh, paninindigan nyo ba yan, ma'am? Paano ngayon kung may, let's say, maraming troll ngayon umaga? Paano ang gagawin nyo, ma'am, kung ang tawag dito, kung may 5 milyong signature? May ganun-ganun, di ba, sa politika? Na, di ba? Hindi ako tatakbo, pero may 5 milyong Pilipinong pumirma, pinatatakbo ako eh. Paano yan, ma'am? Yung 5 milyon, hindi pa yun makakapanalo ng Pangulo, Mike. Thank you for watching! At kung nagustuhan nyo po ang video, please do not forget to subscribe our YouTube channel. Please do not forget also to ring the bell button para po ma-notify kayo sa aming mga susunod pang videos. See you and God bless!